Hello guys, welcome back again sa ating programa no na The Action Man. Ayan, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Especially mention po sa ating mga ka-Action Man, mga kakamping. So ito na po mga ka-Action, mga kakamping. Tila uso yata ngayon ang samaan ng loob. Uso sa mga DDS ang samaan ng loob. So, ito po mga ka-action, no? Itong dalawa na to ay parang masama yata ang loob sa kay dating Pangulong Duterte. Oo, kasi na-shock sila sa mga tao na pinapasok daw sa PDP laban. Yung mga matitindi daw na mga dating miyembro ay umalis na. At ang ipinasok ito si Robin Padilla daw. Anong alam daw ni Robin Padilla? Nanalo lang naman daw ito dahil tinulak lang ni dating Pangulong Duterte na tumakbo. Oo. Ito po kasi ang inaalmahan nila mga ka-action, mga kakamping. Pakinggan po natin ang kanilang mga katanungan. What's happening now? Nagtatanong po kami sa inyo, Ginoong Mayor. Ano pong nangyayari ngayon? Bakit po masyado kayong nagpapagoyo nito na titirang mga miyembro ng PDP laman? Kung sino-sino ngayon ang pinasok, pero ang mga matitinding mga miyembro, tulad ni Pepito Alvarez, o wala na, malis na. Sino nilagay? Robin Padilla? Anong kakayahan ni Padilla? Nanalo lang din naman niya dahil tinulak ni PRRD during this time as president. Pero on his own, that guy will not be. Ngayon, yung anak naman, may pangulo, nilagay na vice chair. Kakayahan niya sa partido. Pero naawa po ako at alam mo, once upon a time, gusto ko araw-araw kasama ang ating pagbulot. Pero biglang pinasukan ang mga pulul na gustong i-influensya ang liderato ni Pangulong Duterte. Ang sakit naman nun. Wait lang mga ka-action ha. Ang sakit naman ang salitang biglang pinasuka ng ulol. Well, kung ako man ang pagsayko ko kay Robin Padilla, kay Mr. Senador Robin Padilla, ako, hindi na dapat sana mag-comment kay Robin Padilla eh. Kasi alam ko naman kung saan hanggang saan lang ang kaya ng isipan ni Robin Padilla eh. Diba? Kasi kahit saan natin ang gulo tingnan, hindi ho talaga siya bagay sa Senado. Diba? Alam po natin na si Robin Padilla is itinalaga bilang campaign manager ng mga re-electionist na tatakbo sa midterm election for senator. Naging campaign manager siya. Sabi ko nga, kaya-kaya i-handle ni Robin Padilla ang pagiging campaign manager niya. Malaking papel po ang campaign manager sa mga tumatakbo, mga ka-action, mga ka-camping, no? So, sino ba yung anak na tinutukoy nila na anak ni dating Pangulong Duterte na itinalaga bilang isang chair? Sino ba? May alam ba kayo? Sino ba? Pagkakaalam ko kasi, correct me if I'm wrong, si Mayor Basti yata ang itinalaga na vice chair. O basta correct me if I'm wrong ha, kasi yun yung nadinig ko o napanood ko. Okay? So ituloy po natin ito. Inu-influensya ang kanyang magandang liderato. Yes. Itong pumag na ito, binenta pa, imbis bilhin ang
Service 38. Ang malampayat, ang gobyerno ang nagpapatag. Bilhin ka pa sa isang krony na wala namang kakayahan. Ha? At pinagtitaan ang mga kababayan. O, ganun po ang katindi ng mga nakikinabang kay President Duterte noong siya pa ay nagpapatakbo ng ating bansa. Wala kasi strategy thinking, wala plano. So ngayon, we seem to be dreaming. Ha? We seem to be dreaming na this current administration, inamin na nga ng ating Pangulo, na people will gravitate to the new administration, to the president, at yung mga nakinabang ng mga kumag, ng mga miyembro ng Pilipilaban noon, at iniwan na at nalulungkot ang ating Pangulo dati, ay inamin na niya nga na nag-gravitate na ngayon. So, ayun na po mga ka-action, mga ka-camping ka. Malinaw na malinaw po na masama ang loob. Uso na ngayon ang samaan ng loob. Maging sa mga organizers ng mga maisog rally, masama din ang loob ni Eric. Diba? Ito po. Tayo wala naman tayong pakialam diyan sa kanilang PDP laban, no? Pero yung sinabi talaga nila kay Robin Padilla, totoo naman talaga 'yon. Ano bang alam ni Robin Padilla? 'Di ba? Pero sabi nga sa mga comment diyan sa nasabing video, mukha yatang sabi nila tumigil na kayo imbis na magsuportahan kayo. Dapat ang birahin niyo yung mga Congress. 'Di ba? Yun yung mga ito masasabi ko talaga, yan yung mga hindi sila bingi at hindi sila bulag. Nakikita nila kung sino talaga ang may kakayahan, di ba? O mismo sila, napupuna nila. Ano nga ba naman talaga ang magagawa ni Robin? Di ba? Ano nga ba talaga ang magagawa ng mga pinapasok ng mga bagong miyembro? Diba? Ganun po talaga. Basta nakakaintindi, kahit grupo mo yan, magre-react at magre-react po yan. Magbibigay po yan ng kanilang pahayag kung ano ang nakikita nilang mali. Diba? So, sila, nakikita nila na parang hindi bagay si Robin. Diba? Hindi naman talaga bagay si Robin. So, Diyos ko, kahit ilang beses natin titingnan o anuhin si Robin, wala ho talaga tayong nakikita na pwedeng hawakan ni Robin na kaya ng kanyang kaisipan. Di ba? So, yun lang po, mga ka-action, no? Gin-share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.